Hindi pa man nagbubukas ang 18th Congress, mainit na ang usapin kung sino-sino ang mga maaring umupo bilang Speaker of the House. Ilan sa mga matunog na pangalan, sina Davao del Norte 1st District Representative at dati ng Speaker Pantaleon Alvarez at incoming Taguig Representative Alan Peter Cayetano. May report si Victoria Tulad. Sa unang bahagi ng 17th Congress, nagsilbing speaker si Pantaleon Alvarez hanggang sa napatalsik sa pwesto noong Hulyo. Hindi raw kasi nagustuhan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang sinabi ni Alvarez tungkol sa ama na kaya nitong ipa-impeach ang Pangulo. Ngayong muling nanalo bilang kinatawa ng 1st District ng Davao del Norte, nais ni Alvarez na mabawi ang posisyon. Have you reached out to Mayor Sara? Hindi pa kami nagkakausap pero sa akin naman kasi, wala naman akong nakitang yung pinag-awayan o ano man, Konting baka meron lang hindi pagkakaintindihan siguro. Pero sa isang pahayag, wala pa rin daw balak si Inday Sara na makipag-ayos kay Alvarez. Sabi niya, panloloko lang at hindi sincero ang alok ni Alvarez na pakikipagbati. Matapos daw itong manalo sa eleksyon, na videohan daw si Alvarez na nagbabantang ipapahiya niya ang alkalde. Tumanggi nang magbigay ng bagong pahayag si Alvarez sa sinabi ng alkalde. Bukod kay Alvarez, nasa shortlist din ng PDP laban para sa speakership si Pampanga Representative Aurelio Gonzalez, ang Deputy National Campaign Manager ng partido nitong nagdaang eleksyon, at si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na kilalang malapit sa pamilya Duterte. Kamakailan naman sa isang campaign sortie, ipinakilala ni Inday Sara si incoming later Representative Martin Romualdez ng lakas CMD bilang susunod na speaker. Congressman Martin Romualdez, ang susunod na Speaker of the House ng ating bansa. Nilinaw ngayon ni Inday Sara na hindi naman niya inrekomenda si Romualdez bilang House Speaker. Kung itinaas man daw niya ang kamay ni Romualdez, ito ay dahil sinusuportahan niya ang legislative agenda ng Pangulo. We will always respect and honor Mayor Sara's word. I understand she does not want to be involved in it. Sa iba, naging classmate ko na, kilala nila ako. Yung mga iba naman, kasi nalaman nila na interesado ako dito sa speakership, gusto makilala sa akin. So, minimeeting ko sila, one-on-one, group by group, para makilala nila kung anong plataforma ko. Isa pang nagpahayag ng kagustuhang maging speaker, si incoming Taguig Representative Alan Peter Cayetano ng Nationalista Party. Anyone who's elected congressman can be the next speaker. But I will fight for it. I will fight for it because alam ko hindi lang yung kalooban ng ating Pangulo, pero yung kalooban din ng cabinet. And this next 2 years is crucial. Ayon kay Inday Sara, nang makipagpulong sa kanya si Cayetano noong isang taon, halos magbanta daw ito na sisirain umano ng alkalde ang grupo kung si Velasco ang kanyang i-endorso para sa speakership at maapektuhan daw nito ang 2022 elections. Wala pang pahayag si Cayetano ukol dito. Ngayon namang nanalong kongresista ang isa pang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City Representative Paulo Duterte, may tanong kung tatakbo ito bilang speaker. Sabi ni Inday Sara, ang Pangulo na ang dapat magsalita tungkol dito. Sinubukan ng GMA News na makuha ang reaksyon ni Paulo Duterte, pero wala raw ito sa bansa. Victoria Tulad, GMA News.